Sabi na doon si Sara Duterte, ito may expected na of Sara Duterte na suportahan at magpakita ng pagiging bias kay Kibuloy. Alam natin yan. Una pa lang, kahit hindi ka magsalita, alam na ng taong bayan kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung stance mo tungkol dito sa kasong ito nga. Sabi niya, hindi daw biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Totoong hindi biro yan. At lalong hindi biro para sa mga kababaihan, para sa mga inosenteng kababayan natin, karamihan ay minor de edad, lalong hindi biro na sila ay humarap sa kung kanino, sa mga investigasyon at ilahad ang mga pangyayari. It takes so much courage para sa mga ganitong biktima, lalo't ang kanilang ilalahad ay napakasensitibong bagay. Tapos sasabihin mo, patas dapat na laban or bigyan dapat na patas na laban si Kibuloy. At ano itong nangyayaring mga investigasyon? Ito ba ay hindi patas? Dahil kung hindi patas yan, ay talagang pinatumba na yung Kibuloy mo. Yun ang hindi patas dahil walang due process. Pero kung nakikita niyo po, abay pa special pa nga itong si Kibuloy mo, tapos sasabihin mo ngayon, patas na laban, for God's sake, justice and truth cannot be achieved through trial by publicity, but by a day in court. At talagang naniniwala ka sa mga korte dito sa atin. Proper court nga daw. Yung tipong hindi siya naniniwala na dapat ay litisan na itong si Kibuloy sa ibang korte, sa US halimbawa. You see, kahit sa ang panig ng mundo, sigurado tayong may magre-reklamo kay Kibuloy. It just takes really courage, so much courage, para magsalita itong mga biktima na ito. At ulit-ulitin ko, hindi lahat ng yan ay kayang gawin yung ginawa ng katulad na itong isang biktima na ito. Sigurado rin tayo, napakarami pa ang biktima na itong si Kibuloy na takot lumabas. Kaya tumagal ng ganito yung pang-aabuso nitong si Kibuloy kung ilang dekada na yan. At kung yan ay paninira lang ng kung sino, ang tanong, sino ang maninira kay Kibuloy? Bakit siya sisiraan, for God's sake? Ayan, bigyan daw ng patas na laban arang si Kibuloy. Meron dito yung pahayag na itong isang biktima ni Kibuloy. Siguro karamihan sa atin ay narinig na yung kanyang pahayag. Talagang huwag sanang masayang yung courage ng mga katulad na itong biktima na ito. At dapat talaga na sila ay pakinggan. Ito ang sabi niya, tinanggal niya ang aking bla bla bla. Pagkatapos, hinawakan niya ang balikat ko at hinila pahiga sa kama. You see? Para sa isang biktima ng pang-aabuso, sobrang hirap yan. At ano ang sasabihin natong si Kibuloy? Ano ang palusot? Na kung ay silang mga babae ang may gusto sa kanya. Binaliktad ang sitwasyon na ano, Kibuloy, ikaw ang ginahasa, ang kapal na mukha, ano ha? O yun, napakahaba ng litanya na itong, itong biktima na ito. At talagang napakahirap yan. Totoo, mahirap yan para sa isang biktima ng pang-aabuso na ilahad kung ano yung kanyang naranasan. Dahil babalik at babalik talaga yung sakit at agony during the time na nangyari nga yung sitwasyon yan. Sinimulan yung halikan ng liig ko, nanigas na ako ng husto, bla 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 bla, at marami pa pong iba. So ganyan, pakinggan natin itong mga biktima. Dahil uulit-ulitin ko, sino ang maninira kay Kibuloy? Matapang. Saan humuhugot ng tapang yung mga kababaihan na biktima? Doon sa idea na sila ay nasa tama. Dahil kung nagsisinungaling ka, talagang magdadalawang isip ka na lumabas. Magdadalawang isip ka sa sinasabi mong tapang. Pero kung wala kang kung nasa tama ka, kung nasa katotohanan ka, yun, pursigido ka dyan. Good luck!